Hello guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. Guys, so nandito ulit tayo ngayon sa Madis Bike Shop. Dito yan sa Valenzuela City yan. So magbabike check tayo dito guys ng napaka-init, mainit-init, kadarating lang at aabangang mountain bike. So napakaganda nito guys sa mga naghahanap ng budget, friendly, magaang sa bulsa at hindi tinipid sa pyesa. Ang bigat ng pyesa nito guys, napakaganda nito guys. Anti-rich adventure. Ayan. So dito tayo ngayon magba-bike check sa Madis Bike Shop. Ayan. So nandun sa loob ang ating iba-bike check. Ayan, no? So ayan ang ating iba-bike check guys. Napakaganda na yan. No? Kita nyo naman. No? Wala na tayong intro-intro guys. Bike check na natin to. So ayan guys ang ating iba-bike check. Guys, talaga napakaganda na to guys. Para maibenta ko ang mountain bike ko dahil dito sa bagong labas ng T-Rich Adventure. O, kita nyo naman. So sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Kung makikita nyo guys, ang ganda ng pintura niya. Oh, oh, parang blue yata ito kung hindi ako nagkakamali. Mahina tayo sa color shading, sa mga name ng color. Pero ang family nito ay blue, glossy blue guys. Napaka-smooth ng welding niya. Kitang-kita naman guys. Oh, oh, sarap himasin. Oh. Oh, yan, oh, himas-himas din. Baka magkaroon tayo niyan. Biglang ganun. Eh, no? At dito may T-Rich. Decals to guys, pintura. Ayan, flat dito. Tingnan natin, uy, wala. Wala dito sa ilalim. Tapos, patriangle, pakitid na to. Ano naman to? Curve. Pa-curve ang shape na to. At dito, uy, mayroon na. Makakatipid ka ng 20 pesos, guys. May tornil yung kasama para sa water bottle cage. Lalagyanan niya ng malamig na beer. At ang ating frame ay gawa sa aluminum alloy 6061. Kita nyo naman. At dito, guys, maraming uod ng pagkaka-welding. By the way guys, highway, tumitimbang ito ng 12.2 kilogram. 12.2 ba o 14.5? Ayan. 14.5 yata guys, medyo nakalimutan ko na. Ayan, pero natural na weight ng isang mountain bike. Ayan. So dito nakalagay adventure, size medium. Ang seat post natin ay 16 inches. 16. At syempre dito adventure, ayan, water decals ito. Dito guys, pintura. Ang lapad nito guys, tingnan nyo. Oh. Pakitid na siya rito. Oh. Oh, di ba ang ganda? Oh. At smooth welding. Oh. Sarap talagang humimas. Parang humimas ng hita niya. No? At sa taas, transcend oneself. Hindi ko alam yan. English. Mahina tayo sa English. At may warning dito. Sticker lang to guys. Pwede nyo tanggalin yan. Ayan, yung magjowa nga naghihiwalay, ito pa yung sticker, matatanggal din yan. Maghihiwalay din yung sticker na yan sa kayang top tube na yan. At dito sa head tube guys, meron ditong T na water decals ito. Akala ko Cobra, yung logo ng Cobra, T lang pala yan. So T-Rich, tapos napeki ako dito guys, akala ko tapered. Is ano lang pala to, straight. Na meron lang siya rito ano, mataba lang ito. Pero straight yan. Built bike syempre, integrated ball bearing ang ating eto, ball bearing integrated dyan. O, di ba? Ang ganda. O. At dito, medyo flat. Medyo flat yung kanyang seat stay na may water decals dito. Transcend oneself. Hindi ko talaga alam yan. English yan. Magtanong na kayo, wag lang English. At meron ditong bridge. Lalagyan na niya ng tapalodo. At ang ating drop out, ayun, parang letter C. Ayan, napapalitan yan guys. At ito ang kanyang chainstay. Merong sticker dito guys. Ayan. Siguro ano to, built-in na chain protector. Malay mo, maubusan ka ng budget. Pero mura lang naman ang chain protector guys. Bili na kayo para hindi ano to, magasgasan. At may 29er dito. Water decals yan. At sexy. Kita nyo guys, may bewang. Oh. Oh, sexy oh. At may bridge dito. Ayan. At dito dumaan ang kable ng RD. Walang lalagyan na ng kable ng FD. Ibig sabihin, hindi mo malalagyan to ng FD kahit gusto mo. Ayan. Pag ayaw, wag. Wag pilitin. At dito lumabas ang dalawang kable. Kable ng RD at kable ng preno. Tingnan natin kung internal. Uy, wala. Asan? Ayun, nandun sa kabila. Dalawa guys. Internal cabling tayo. Magka-jowa. Ayan, magka-jowa yung dalawang kable na yan. Magkasama. Dito, wala guys. Oh. Ang ganda nito guys. Promise. So, at dito tayo ngayon sa isa suspension fork. Ah, by the way guys, 135
millimeter ang haba nitong head tube natin. 135 millimeter. Ayan. Ah, dito tayo sa suspension fork. Alloy, alloy, alloy. Wow! All alloy tayo. Alloy ang crown, alloy ang arc, alloy ang lower. Alloy ang lower na may sticker na T-Reach. Medyo ano na to, guys? Mataba na to. Ayan. Ang stanchion niya, magugulat kayo, guys. 128 millimeter ang haba mula dito hanggang dito. So, laban to sa talon-talon, guys. Pwede mo itong ipang trail. Promise. Ayan, laban yan. Ang ganda nito, oh. At, may tornilyo. Akala ko, rebound adjuster. Hindi pala, napeki tayo dito. Tornilyo pala to. At, mayroon dito nakalagay, attention, attention. Ano to? AR meter. Ano to? Retar? Ayan, basta, basahin nyo na lang yan, guys. Ayan, attention. Warning yan, warning. Siguro, hindi to pwede sa, ano, sa mga heavy jump, saka heavy trails. At, ang hubs natin, guys, ang ganda. Alloy din. Yan o, gawa yan ni Solon Husak. Solon Wasak. Na silvering. Ayan, alloy itong cover. Oh. Silvering to, guys. Alloy. Ang hub Solon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ang ating alloy na hubs. Quick release. Ang ganda ng quick release niya, guys. Promise, oh. Alloy to. Tapos, oh, ang ganda, promise. Ang ganda talaga. Wow. Palagay ko, baka lang ating spokes, guys. Ayan, bakal yan. Tapos, double wall alloy na rim na may sticker na T-Reach dito. Ayan, T-Reach 29. So, ang ganda nung double wall alloy rim kasi wala siyang corner dito. Po-curve na to. Ayan. At ang gulong natin, guys, 29 by 2.25. Uy, ang lapad nito. At ang lalaki ng spikes niya, guys. Oh. So, pwede mo talaga itong ipantalon-talon. Ayan, pwede mo itong ipang-trail. Light trail, guys, ha? Saka light jump. Huwag nyo itong ipang-downhill. Ibang usapan na kasi pag downhill. At ang gulong natin ay tatak ay Kenda. Kenda! At sa kabila, ganun pa rin, guys. Solon Husak na alloy hubs. 32 holes. Quick release. Ayan, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na may sticker na T-Reach. At gulong na Kenda na ang sukat ay 29 by 2.25. Ang lapad niya talaga, guys. So, di ba? At ito, oh, kita niyo naman, panalong-panalo ang kanyang cogs, guys. Ayusin lang natin para mapakinggan natin ang tunog ng ating cogs. So, di ba, oh? Ayan, guys, pakinggan natin ang tunog ng ating hubs. Ayan, pwede na, guys. Ayan, may tunog na rin siya kahit papano. Ayan. At ito, guys, magugulat kayo. 12 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 to 50. Ang halaki nito, guys. Plato. So, pwede ka nang kumain. Gamit ito, oh. Plato na to, eh. Yan, oh. Ang tatak ng cogs natin, guys, silipin natin, ha. Sunshine LZ. Yan. Sunshine after the rain. At ang ID natin, guys, ayun. RX12. So, palagay, ay hindi. Smack. Ang tatak, guys, oh, smack. Naalala ko yung laro ng PlayStation, Smackdown. Oh, di ba? Smack RX12. Kamukha siya, guys, ng Senza. Kamukha siya. Yung design ng RD, kamukha ng Senza. Akala ko nga kanina, Senza to, eh. Pero may nakalagay dyan, guys, oh, Smack RX12. Plastic, oversize ang kanyang tension pulley. Tapos sa guide pulley, plastic din, guys, oversized din. Oh, di ba? Panalo. Ang kadena natin, uy, silver na silver. YBN. Oh, ha, di ba? Oh. At ito pa, guys, kita nyo naman. Ang ganda ng kanyang tawag ito, crankset. Ayan. At nasa likod yung chain bolt niya, guys. Nakita nyo ba? Ayan, oh. Ayan. So, pwede ka pa maglagay na isang chain ring dito. Siguro 22 or 24. Ayan, so pwede mo itong gawin 2x, pero masarap. To, pag, hindi mo naman pwede palang gawin 2x kasi wala kang paglalagyan ng FD. Ayan, yung crankset lang yung pwede mong gawin 2x. Hollowtech yan, guys. Alloy ang crank arm, 170mm. Ang linis tingnan, walang tornilyo sa labas, oh. Akala ko nga, ano, yung, ano rito, basta, yun na yun. Yung dito, pinipihit yung chain ring. Ayan, chain bolt to, guys, ha. Chain bolt.
take note ha, chain bolt to ha. Yung tornilyo apat. Baka lang chainring natin, narrow wide, 34 teeth. Ah, yan o. Oh. O, tingnan natin kung may lagusan. Ayun, walang lagusan. Dead end yan. Pasok ka lang ng pasok dyan. Di mo mailalabas. Ayan. Ah, syempre, ang ating seat clamp ay gawa ng Moser Alloy T6 34.9. At ang ate, ang ganda nito seat post natin, guys. Ang seat post natin ay alloy 31.6 ang taba, straight. Ayan, unat na unat ang ating seat post. Meron dito ang dalawang bolt. Ayan, straight. Ang pedal natin, guys. Wow! Alloy na, guys. Wala ka na talagang papalitan dito. Alloy ang kanyang pedal, ball bearing. Ayan, at ang upuan niya, guys, flat. Flat to, guys. Karamihan, yung ibang ano, saddle, pababa to. Pero ito, guys, flat. May hiwa, saka may kanal. So, daan dyan, dadaan ang ihi mo at yung utot mo. So, pwede mo hindi na itaas yung puwit mo. Ayan, kasi dyan sisingaw at dyan dadalo yung ihi mo. Ang ganda nito. At ito pa isa, guys. Kita nyo naman, ang kanyang handlebar ay 720 mm ang haba. At may setback. Merong ano yan? Nakakalimutan ko na. Basta yung may bend. Ayan. Na, kanina nabanggit ko. Ngayon nakalimutan ko na. 720. Ayun, naalala ko lang, guys. Back sweep. Ayan. Siguro nasa 10 degree ang back sweep nito, guys. So, ang laki talaga niya. Ang laki ng back sweep niya. Made of alloy ang ating handlebar, guys. Talaga napaganda. Back sweep. 720 mm. 80 mm ang kanyang stem. Naka-negative yan. May tatak na T-reach. Pati ang handlebar natin may tatak na T-reach. Tapos yung top cup niya may ano, nakalubog. Nakalubog yung top cup niya. Alloy. Ang spacer niya, guys, isang 10 mm at isang 5 mm. At yung kanyang dust cover, alloy din. Ayan, alloy din yan. Oh, ang ganda nito, guys. Promise, oh. Oh, ito pa, guys. Hydraulic brakes. Gawa yan ni Logan. So, preno to ni Wolverine. Na three finger, guys, at alloy ang kanyang lever. Ayan, oh, alloy, oh. Ayaw umamagnet, oh. At ang ating grip ay goma na may dalawang lock. May lock sa labas, may lock sa loob. Ayan, at end cap natin, goma. Ayan, goma yan. Medyo marami na rin nawawala nito. Natatanggal kasi. At ang ating shifter ay Smack RX12. Ayan, tingnan natin kung paano siya sinit. Ayun, may pull siya, saka push. Maganda to, guys. Yung iba kasing shifter na nakikita ko, puro push lang. Puro push, pati dito push. Ito pala dalawa, no? Oh, pwedeng push, pwedeng pull. Ayan, ang ganda. At sa kabila, wala kang makikita kasi naka one by. So, huwag maghanap ng wala. Diba? Pag naghanap ka ng wala, baka iwan ka niyan. Oh. At, syempre, hydraulic brakes gawa ng Logan. Ayan. At tingnan natin ang kanyang caliper. Ayun. Ang caliper niya ay post mount gawa ng Logan at 160mm na rotor. Ayan yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes. At punta tayo sa kabila, guys. Siyempre sa kabila ganun pa rin. Logan na caliper, naka post mount. Ay, ang ganda ng pagkakaano niya rito, ayos oh. Dito oh, nakapasok. At madali siyang tornilyuhin kasi hindi nakaharang ang seat stay niya. Ayan oh. Oh, madali siya, tingnan mo oh, 'di ba? Ang dali niyang hugutin. Ang ganda nito. At 160mm na rotor. Ayan oh. At sa kabila ng ating crank arm, eto T-reach. Ang ganda ng logo talaga ng T-reach. Akala ko cobra at plastic eto. Yan, hindi ko lang tawag dito. Ayan oh. Ayan o, plastic. At 170mm, made of alloy ang ating crank arm. At ang BB natin, buti pa ang bike ay BB. Ayan, sealed bearing, hollow tech. Ayan, palagay ko wala na ako nakakalimutan dito, guys. Sulyapan uli natin to. Ang ganda. Thumbs up tayo rito, guys. Ayan, bang for the walk. So ayan, guys, ang ating bike check ng bagong aabangan ninyo na mountain bike. Siyempre, budget na budget dyan. So pwede ko itong sabihin na lalaban ito sa Trinx, pero hindi to Trinx killer. Ayan. Pero pwede siyang ipantapat sa Trinx kasi nagsisimula na siyang magpakilala. Ayan. So, 15,700 pesos lang yan dito yan sa Madis
bike shop. Kita mo naman, 12-speed hydraulic brakes, tapos all alloy. Saan ka pa? Baka maibenta ko mountain bike ko dahil dito. Ayan, no? Sana all, ano? Ilalagay ko sa description, guys, sa kanilang Facebook link, contact number, at Google Map. By the way, guys, highway, may freebies nga pala to, guys. Ang freebies na to, guys, ay meron ka ng helmet. Ayan, so may bike ka na, may helmet ka, pipidal ka na lang, malayo mararating mo dito. Ayan, no? Diba? Oh, hanggang dito na lang ating video, guys. Ang ganda ng bike shop nila dito, guys. So, kita nyo naman, oh. Para tayo nasa loob ng showroom, oh. Oh, ayan, oh, diba? So, hanggang dito na lang, guys. Huwag kalimutan, pindutin ng subscribe button. Road to 5,000 na tayo. Yuh! Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!